Magsitayo po ang lahat. Tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa lubos niyang bayan, nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, isang ebanghelista. Upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisiya ng mga nagawang pagkakasala. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating tagapag-anyaya mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos sa maparay pamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalatian. Panginoong aming Diyos, sari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesu Kristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na nalulugnok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesu Kristo, kasama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, iyong idinangal si San Marcos na naging tagapaghatid ng mabuting balita sa iyong kagandahang loob. Iniling namin kami sana'y umunlad sa pagkakaroon ng kanyang kaalaman upang ang mga yapak ni Kristo ay matapat naming masundan sa pamagitan din ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, magpakababa kayong lahat at maglingkod sa isa't isa ayon sa nasusulat. Kinamumuhian ng Diyos ang palalo at kinalulugdan niya ang mababang loob. Kaya nga,
pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkop sa inyo. Humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Pagkatapos ninyong magtiis ng maikling panahon, ang Diyos ang bukal ng lahat ng pagpapala, ang Siyang magbibigay sa inyo ng kaganapan, katatagan at isang saligang matibay at di matitinag. Siya rin ang humirang sa inyo upang makihati kayo sa Kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Sa Kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. Sinulatan ko kayo sa tulong ni Silvano, isa nating kapatid na lubos kong pinagtitiwalaan. Sa pamamagitan ng maikling sulat na ito, ay nais kong palakasin ang inyong loob at patunayan sa inyo na ito nga ang tunay na kaloob ng Diyos. Manatili kayo sa biyayang ito. Kinukumusta kayo ng mga kapatid na nasa Babilonya, mga hirang na pares ninyo. Kinukumusta rin kayo ni Marcos, ang mahal kong anak sa pananampalataya. Buong giliw kayong magbatian bilang magkakapatid kay Kristo. Ang kapayapaan ay sumainyong lahat, mga tagasunod ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw ang sa tuwi't-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Umaawit silang nilikha sa langit, ang iyong ginaway siyang dinadalit. Ang katapatan mo poon ay inaawit. Sinong kaparis mo doon sa itaas? Walang ibang Diyos na iyong katulad. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Mapalad ang taong sa iyo'y sumasamba. Sa pagsamba nila'y inaawitan ka. At sa pag-ibig mo'y namumuhay sila. Sa buong maghapon, ika'y pinupuri. Ang katarungan mo'y siyang sinasabi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Magsitayo po ang lahat. O Halleluya, O Halleluya. Alleluia, Alleluia.
ang ipinakong Mesiyas ay karunungan at lakas ng Diyos na tagapagligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, nagpakita si Jesus sa 11 alagad at sinabi niya sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maano, dumampot man ang ahas o minom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila ng Panginoong Jesus, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayong po'y kapistahan ni San Marcos. Isang pagpapaalala sa atin, o ang kapistang ito'y nagpapaalala sa atin kung sino nga ba talaga tayo. Sa pamamagitan ng binyag, tayo ay nagdala ng pangalan ni Kristo. Kaya bilang binyagan, ang tawag sa atin ay Kristiyano, tagapagdala ni Kristo. Tinadala natin ang pangalan ni Kristo, hindi lang sa salita, kundi sa buong pagkatao natin. Kaya ang tawag sa iyo ay Kristiyano. Dahil sa binyag na yan, nagkaroon tayo ng responsibilidad na ipakilala si Kristo sa pamamagitan ng ating salita at sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tayo ay susubukin ng maraming pagkakataon. Kaya naman tayo kinumpilan upang tanggapin natin ang Espiritu Santo na siyang magpapatatag sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo, at magkakaroon tayo lalo ng lakas ng loob na ihayag si Kristo sa pamamagitan ng ating buhay. Ako'y pari, hindi lamang ako binyagan, hindi lamang ako kinumpilan, ako rin ay inordinahan para ipagpatuloy ang sakripisyo ni Kristo sa Eukaristiya. May mga nakaraang araw na nagrereklamo ako sa Diyos. May mga nakaraang araw na nagsasabi ako sa Diyos na suko na ko, pagod na ko, may sakit kasi ako, at matagal na akong may sakit. Kahit ngayon nagmimisa ako, masakit ang ulo ko, nahihilo. Lagi kong dinaranas yan.
Sabi ko, 2 weeks o 3 weeks ago sa altar na ito, Panginoong Yesus Nazareno, gusto mo po ba akong maglingkod sa iyo? Gusto mo pa ba akong pumunta rito sa kabila ng napakalayo ng aking assignment? Assignment ko bilang kura na napakarami ring iniintindi at dumadanas din na maraming pagsubok at kahirapan. Nagtatanong ako, sabi ko, Panginoon, magsisenior na ako, 59 na ako, mukha lang akong 29, amen. Magsi-60 na ako sa Disyembre, senior na ako, pwede na ba akong mag-retire? Pwede na ba akong huminto? Pwede na ba akong hindi na maglingkod sa iyo? Pwede na ba akong umuwi at maghintay na lang kung anong mangyayari sa akin? Panginoon, sabi ko, pagod na ako. Panginoon, hirap na ako. Mabait ang Diyos. Sa panalangin, sumasagot siya. Dahil ang Diyos ay kasama natin, ang Diyos katabi natin, sumasagot ang Diyos. Sumasagot siya kuminsan maging sa panaginip natin. Sumasagot ang Diyos maging sa mga sitwasyong nangyayari sa atin. Sumasagot ang Diyos lalo na tuwing tayo nakikipag-usap sa Kanya sa dasal. Sumasagot ang Diyos. Hindi lang naman ako ang nakakaramdam ng ganyan. Marami akong parishioner, maraming tao, marami akong kakilala na nagsasabi rin ko minsan, suko na ako, Father. Pagod na ako, Father. Dumadanas din ako noon at dinadanas ko dahil sa karamdaman. Pero bininyagan ako para ihayag si Kristo. Keme sakit o malusog, dala ko ang pangalan ni Kristo. Ke malusog ka, keme sakit ka, hindi nawawala ang bisa ng binyag sa'yo. Hindi nawawala ang bisa ng binyag. Kung tayo'y may nararamdaman at kung tayo'y may matinding karamdaman, kahit may sakit tayo dahil tinawag tayo ng Diyos, naging Kristiyano tayo, kahit mahina na tayo, maging bata o matanda tayo, malakas o mahina o may karamdaman, mahirap o mayaman, makasalanan o banal, ay lahat tinawag ng Diyos. Sumasagot ang Diyos. Sabi niya sa akin, Padre, sa panalangin po, nakikipag-usap ako sa Kanya. Alam kong sinasagot niya ako. Padre, sabi ng Panginoon sa akin, sabi ng Panginoong Jesus Nazareno, gaano ka nakatagal na may sakit? 1997 pa na matagpuan may tumor ang adrenal ko, tinanggal. 2003, thyroid, tinanggal lahat. 2009, cancer, tinanggal lahat ulit ng Diyos. Walang gamot. Sumagot ang Diyos sa akin, Padre, kailan kita pinabayaan? At yun ang sagot niya. Tulad ni San Marcos, hanggang kamatayan, lingkod tayong lahat ng Diyos. Pangit man ang buhay natin o maganda, lingkod tayong tinawag niya at hindi niya tayo pababayaan. Bata man o matanda tayo, tinawag tayo ng Diyos na maging lingkod at maging tapat sa Kanya. Malakas o hanggang bingit ng kamatayan, pipikit tayo na lingkod
ng Diyos. Yun ang kapistahan ni San Marcos. Narinig niyo ang Ebanghelyo, ipahayag sa buong mundo hanggang si San Marcos din mismo namatay bilang martir, kaya nakapula kami. Tanda ng dugo ng isang lingkod hanggang kamatayan. Kaya ikaw at ako, bata man tayo o matanda, malakas man tayo o may sakit, nagdurusa man tayo o hindi, ay mananatiling lingkod ng Diyos. Di tayo pinababayaan ng Diyos. Bumagsak man tayo, itatayo niya tayo. Magkasala man tayo, patatawarin niya tayo para tayo manatiling lingkod ng Panginoon. Ihayag sa buhay natin, ihayag sa pagkatao natin kung sino si Kristo. Kaya nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng buhay mo. Nakikilala si Jesus, nakikilala ang Poong Jesus Nazareno dahil sa katapatan mo. Nakikilala ang Diyos dahil sa pagtayo mo. Kaya kahit may sakit tayo, oo, sinabi ko sa kanya, pagod na ako. Ano sagot niya? Kailan kita pinabayaan? Sa dami ng dinaanan mong sakit, sa dami ng dinaanan mong pagsubok ng buhay, kailan kita pinabayaan? At yun din ang sagot sa iyo ng Diyos ngayon. Nagkamali man, bumagsak man, matanda man tayo o may sakit, hindi ka pababayaan ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Sabihin niyo yan. Kasi tulad ko, sabi ko sa inyo, tao rin ako. Tinataas ko na yung kamay ko, Lord, suko na ako. Pwede na ba ako mag-retire bilang pari? Ano sabi nga ni Mother Teresa? Huwag kang magmadali. Enjoy mo yung buhay mo. Kaya nga ano bili ni Mother Teresa sa mga pari? Celebrate your mass as if it is your first mass, the only mass, and your last mass. Ano ibig niya sabihin? Huwag kang magdali. Namnamin mo ang paglilingkod mo sa Diyos. Huwag maintindihin yung mamamatay ka. Huwag maintindihin yung may problema ka. Huwag maintindihin na tumatanda ka. Huwag maintindihin na may sakit ka. Namnamin mo ang grasyang makapaglingkod sa Kanya sa kabila ng lahat ng yaon. Kaya anong sabi sa Ebanghelyo ngayon? Preach the word. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos, ang mabuting balita sa lahat ng dako. At anong sabi? Dumampot ka man ng ahas, uminom ka man ng lason. Ano ibig sabihin nun? Hindi kita hahayaan na mapahamak. Kaya tuloy lang ang paglilingkod. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po ba? Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo bibitiwan. Kaya yung sagot niya sa akin, Padre, pangalan ko po, Ferdinand Jeremiah Maria David Pajardo. Father Ferdinand Jeremiah Maria David Pajardo. Ano mga sakit mo? Kailan kita pinabayaan? Bakit hanggang ngayon nakatindig ka pa rin? Ang sagot niya sa akin ay sagot din niya sa iyo. Ang dami mo nang dinaanan, kailan kita pinabayaan? Ang dami mo nang hirap, ang dami mo nang pagkakamali. Ano sagot ng Poong Jesus Nazareno? Kailan kita pinabayaan? Mahal tayo
ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinahayag ni San Marcos ang mabuting balita ng tunay na Mesiyas, si Jesucristo. Ingin natin sa Ama na dinggin ang ating mga kahilingan para sa ating mundong nangangailangan ng pag-asang hatid ng Ebanghelyo. Ang itutugon po natin, maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang simbahan naway maging isang buhay na tanda ng tunay na malasakit at tapat na pangangalaga sa mga itinatakwil ng ating lipunan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga lumihis sa matuwid na landas, naway marinig ang tinig ni Kristo, ang mabuting pastol, na tumatawag sa kanila para magbalik sa kanyang kawan. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway marinig ang tinig ng Panginoon na nananawagan sa kanila sa pagbabalik loob at sa isang buhay na nakatalaga sa paglilingkod. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang lahat ng nagdurusa o may karamdaman, naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pansin na ibinibigay natin sa kanila. Manalangin tayo. Maranasan nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ang mga yumao naway makapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa at magdiwang nakasama ang pastol at gabay ng kanilang mga kaluluwa. Manalangin tayo. Maranasan na nawa namin ang kabutihan mo, Panginoon. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Makapangyarihang Diyos, sa tulong ng mga panalangin ni San Marcos, tapat na ebanghelista, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin buong puso.
namin hintayin, pagpapala na aming hindi. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha ngayong aming pinagkapuri na si San Marcos ay iyong dinadakila. Tanggapin mo ang aming pagpupuri at mga alay na inihahain upang ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay maganap ng iyong sambayanan ng buong tiyaga sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo naming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili na iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Pagbungi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyon tinapay na nagbibigay buhay, arangkalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuliyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Marcos, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulod sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan, pag-ibig ng Panginoong Jesucristo, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, naririto si Kristo, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Ang Diyos na kasama natin. Mapalad tayong tatanggap ngayon sa Kaniya
sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungkol sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa
sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo-salo namin ngayon sa iyong banal na dambana ay magpabanal nawa sa amin. At ang banal na pakikinabang ay magpatatag nawa sa mabuting balitang ipinangaral ni San Marcos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at anggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangakuli na noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakil at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, mayo kayo sa biyaya at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.